The Voice of Reformation. There's a church in the Voice of Reformation, hosted by International Missionary Society, Seventh-day Adventist Church Reform Movement. No spot. The Lord said, "And if ye will not be reformed by me by these things, I will punish you yet 7 times for your sins." How sweet. This program presents the love of God to all mankind and how we may show our love also to Him. This will give very informative lessons of what happens to the Church of God in every period of time, especially in this last period in our time. This program will guide the people back to the original teachings and doctrines based on the Bible and the spirit of prophecy. It is our pleasure also to answer all questions and clarifications, especially on what shall we do to be prepared to face the great day of the Lord and have the certainty for the glorious future. Please welcome the Voice of Reformation. Hello friends. Again, welcome back to our program, The Voice of Reformation. Again, we are here to continue our study for another topic, another study. And this is just a simple and a little bit a controversial issue or argument that we will discuss for today as a request from our people, from our friends. I don't want to discuss about this, but again, they are requesting us to do this. That's why I will try my best to explain just even a little bit a short explanation about this to give a consideration for those who ask or who request from us about this. But before we'll continue, friends, I would like to invite you for a prayer. Our most gracious and heavenly Father, again we are here and inviting your Holy Spirit to lead us and guide us to understand more, especially of this important study that we will study. I hope that you will give us wisdom to understand, including the together with the listeners and our friends, especially our brothers and sisters from the Seventh Adventist Large Class, and also to our people. I hope that you will help us during this time of preparation, that we can understand and those doubts in our minds could be erased, could be removed, and that there will be peace in our minds in the midst of your people, and that we can understand those important things that we need to understand during this time of preparation. Thank you, Lord, for answering all our prayers. For we ask all these things in Jesus' name. Amen. Mga kaibigan, mga kaigsunan, padayon ta sa atong pagtuon at samahan niyo kami sa ating pag-aral at naway gabayan tayo ng banal na espiritu upang maintindihan po natin ang mga bagay na dapat nating maintindihan. There are some requests about this topic that we need to discuss since there are a lot of people, not only from our side, not only from our people, but also from other groups. They are asking about this. Why? And now they are expecting that we can explain to them why it happens like this or what is the truth about this. Now, the argument or the question is, did not Sister White remain in the Large Seventh-day Adventist until her death? Di ba daw ang ating propetisa na si Sister Ellen G. White ay nanatili doon sa large or sa big church or sa Large Seventh-day Adventist na tinatawag nating Seventh-day Adventist Corporation?
hindi ba nanatili ang ating propetisa doon hanggang siya po ay namatay? At saan ba siya namatay? Namatay ba, nanatili ba siya at hanggang sa kamatayan, doon ba siya sa Seventh-day Adventist Large Class or doon sa few reformers or sa IMS? Yan ay linawi natin mga kapatid sa oras na ito. And it is it has been said that to every question or to every issue, there are two sides. It would be unfair to present just one side of any story. Yet, it must be considered that both sides cannot be right, for then there would be no truth, justice, or righteousness. So, we shall proceed to investigate a number of objections to this reform movement and then see if they are valid in view of all that has been presented thus far. Ang dami po kasing mga arguments, ang daming mga issues na ating narinig, no? At mga tanong na nagbigay ng confusion doon sa mga isip ng mga interested people, sa ating mga baguhang mga membro, no? At saka kahit sa ating mga kaibigan diyan sa large class, ang daming mga tanong doon sa isip nila. Kaya subukan natin mga kapatid na sagutin gamit po ang Bible and the Spirit of Prophecy, no? Dapat nating linawin. Now, huwag natin kalimutan, again, the objection is, did not Sister White remain in the large Seventh-day Adventist Church until her death? Yan po ang tanong. Now, ang sagot mga kapatid, first of all, I would like to say yes. But at the time of her death on Friday, July 16, 1915, namatay po ang ating propetisa, Friday, July 16, 1915. Araw din kung saan ipinatay din ang ating Panginoong Hesus, Friday din, no? Na on that time, at her death on Friday, July 16, 1915, America had not yet entered the war. Yan, that is the first thing that I want to put in your mind. That during the time, during the death of our prophetess, Ellen G. White, America had not yet entered the war. The United States joined in the war joined in the war effort in 1917, 2 years after Sister White died. Sumali po, pumasok po sa war effort ang Seventh-day Adventist sa United States noon pa lang 1917. Dalawang taon po bago tapos namatay ang ating propetisa. So, the test concerning the war question had not even developed in America, for which reason Sister White had no occasion to make any special comment or decision beside her printed testimony. Out na po siya doon. Kung ano ang mga pangyayari nangyari sa unahan, out na po siya dahil pinahintulutan ng ating Panginoon na siya po ay magpahinga noong July 16, 1915 before America entered in war. Now, when someone inquired about the European situation and what to do, she is supposed to have said, "I think the brethren should do their duty," which can be interpreted in any way. No? Kung sabihin niya, ang statement, "I think the brethren should do their duty." What duty? To transgress? To keep the commandment, to stand firm in the truth. Yan ang dapat natin pag-isipan. Kaya ma-interpret po natin sa daming paraan. Now, again, did not Sister White remain in the large Seventh-day Adventist Church until her death? Mga kapatid, mga kaibigan, I would like to say that it is wrong to say that Sister White died in the large class Seventh-day Adventist only. Because when Sister White died, on Friday, July 16, 1915, we were not yet divided in America, but we were still in one group. We were still in one church during that time, in one denomination when Sister White died. That's why it is very wrong to say that Sister White died only in their group. No, because during that time in America, we were still united. We were still one. We were not yet divided during that time in America.
So Sister White died when we were still united. The division of this Seventh-day Adventist was progressive from different countries to around the world. No, Sister White died when we were still united in one church in America. But some ask, why she died without entering in the organization of the reformers? Bakit daw namatay ang ating propetisa na hindi man lang nakapasok, hindi naging membro doon sa mga, sa grupo or sa organisasyon ng mga reformador? Bakit namatay siya doon? Hindi siya nakapasok doon sa mga sa organisasyon ng mga reformador. Now, that's an interesting and important question. Sister White was laid to rest right at the height of the crisis. Why did the Lord not preserve her life a little longer so she could have told the brethren distinctly about the great apostasy in Europe and rectified the grave injustice committed against the disfellowship group? Yan is that is another reason, question, no? Bakit pinahintulutan daw ng Panginoon na mamatay ang ating propetisa habang coming ang great crisis, no? Nangangailangan o kinakailangan siya ng mga tao ng Diyos. When the people were in need, the church of God, the people of the Lord need that prophet, need her. Why is it that God allowed that prophetess to rest, to die? That is another question. Now, ang sagot po natin dyan, our answer for that is, there were good reasons. First of all, consider the following text. Bind up the testimony, seal the law among my disciples, to the law and to the testimony. Isaiah chapter 8, verses 16 and 20. Now, huwag natin kalimutan yung mga bersikulong yan. No? Bind up the testimony, seal the law among my disciples, and to the law and to the testimony. No? Yung mga puntong yan, those points are all important. The next text show the very close relationship between the Ten Commandments and the spirit of prophecy. And Revelation chapter 12, verse 17 verifies this fact, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. No? I-consider po ninyo yung mga bersikulong yan. Of ancient Israel, the prophet Hosea said, Ephraim is joined to idols. Let him alone. Naintindihan natin yan, magkapatid? Nangyari po noon sa Old Testament na sinabi po ng propeta, noon isang propeta, si propeta Hosea, na sinabi po niya, Ephraim joined to idols. Let him alone. Nang nasa delikadong kalagayan, gumawa sila ng mga kasalanan, wicked things were done, then sabi ng propetisa, let him alone. In other words, the people were transgressing God's holy law. What would be the result? Ano ang resulta kung ang mga tao, kung ang bayan ng Diyos, majority ay lalabag na, no? Nilabag yung kautusan ng Panginoon. Ano po ang magiging resulta? Now, in Hosea chapter 4 verse 5, we can see that Hosea answered this in the same chapter, in this the same chapter. He answered it. And it is written here, therefore shall thou fall in the day, and the prophet also shall fall with thee in the night, and I will destroy thy mother. Anong sabi ni propeta Hosea? Sabi niya, therefore shall thou fall in the day, and the prophet also shall fall with thee in the night. At ang propeta ay mamatay, no? Kasama ninyo sa gabi na yan. And I will destroy thy mother. Dahil ang mga tao, majority, ay gumawa ng kasalanan. Katulad ni Moses, mga kapatid. Mahal na mahal ni Moses ang mga tao. Kaya gusto ni Moses kahit alisin yung pangalan niya. Gusto ni Moses na samahan yung mga tao. No? Sobrang ganyan din, mahal na mahal din ni Sister White. Yung mga tao, no? Mga tao ng Diyos, na kahit gumawa sila ng kasalanan, pero gusto ng ating propetisa na samahan po sila.
So, we conclude, when God's people ignore His inspired prophet and transgress His divine law, He will take the prophet away from them. Alisin po, kunin po ng Panginoon ang kanyang propita doon sa kanila kung majority na sa kanila ay lumabag sa kautosan ng Diyos. Yan po ang mabasa natin mula sa Biblia at kahit sa Spirit of Prophecy. And this is exactly what happened first in 1914 in the open revolt against God's law. And then in 1915 when the prophet was taken away. No? Now, there's a parallel, no? Kung tingnan po natin mga kapatid. Then, there is another important point. If Sister White had openly condemned the European apostasy and taken sides with a faithful few, many have joined the reform movement for Sister White's sake and not from their own conviction. The Lord did not permit this to happen. Hindi yan pinahintulutan ng Panginoon na maabutan pa ng ating propetisa yung gulo. No? Pero sinabi na niya yun bago pa namatay ang ating propetisa. Before our prophetess died, she saw that problem. She predicted and she saw that in vision already. Even before she died, she saw those things that will happen. That war, that world war. Now, the first world war and even the second world war. She saw those things already. Now, ayon sa nakasulat dito, if Sister White had openly condemned the European apostasy and taken sides with a faithful few, many have joined the reform movement for Sister White's sake and not from their own conviction. The Lord did not permit this to happen. Hindi ipinintulutan ng Panginoon pag naabutan pa ng ating propetisa yon, no? At nakita ng ating propetisa yung nangyari na yung minority, hinahawakan nila, no? Yung katotohanan, yung prinsipyo ng ating iglesia. Sigurado, pag nag-side ang ating propetisa doon, pag buhay pa siya at nag-side siya doon, sumama siya doon. Delikado, maraming mga taong sumama din at sumama sila dahil lang kay si Sister White ay nandoon. At hindi sila sumama dahil kumbinsido sila na yun ang dapat gawin. Kaya hindi pinitulutan ng Panginoon. Sister White died in Seventh-day Adventist, not in IMS. Now, that is the argument that our friends are always bringing everywhere. Now, try to think about this, how parallel events. No? Tingnan natin kung may mga pangyayari bang ganyan sa bayan ng Diyos. Now, the question is, try to think about this, my dear brothers and sisters. My dear friends, try to think about this. Why did Samuel not join David's group? But instead, he stayed with the people of Saul and remained with them to the end and was buried by Saul. Bakit daw si Samuel, no, hindi sumama sa grupo ni David? Si David at si Saul, sa panahon yun, may problema sila. Nag-apostasya na si Saul. No, apostasya sa Panginoon, apostasya sa katotohanan, no? Pero bakit si David, si Samuel, Prophet Samuel ay doon na natili siya doon hanggang sa kanyang kamatayan at si Saul pa ang nagpalibing sa kanya, no? Bakit hindi siya sumama doon sa grupo ni David? Si David ay naordain na. Si David na pinili ng Panginoon, itinakwil na ng Panginoon si Saul. Pero bakit nandoon si Samuel hanggang sa kanyang pagkamatay at si Saul pa ang naglibing sa kanya? Now, we ask again, why did William Miller not join the Sabbath Keepers but rather he remained in the Baptist Church to the end of his life? That's another important thing that we need to remember. No? Bakit si William Miller hindi nag-join doon sa mga Sabbath Keepers pero nanatili doon sa Baptist Church hanggang sa kanyang kamatayan? No? Yan. Tingnan natin yan. Kung sakyan natin, no, kung samahan natin kayo sa way of thinking ninyo, itingnan natin mga kapatid, tanungin at sagutin, bakit nangyari yung mga ganun? Why did John the Baptist not join Jesus' company and become one of the 12 apostles? Bakit si John the Baptist hindi sumama, no, sa grupo ni Jesus at magiging isa sa mga dusing apostoles? Was not the Christian church organized by Jesus?
while there was still grace for the Jews as a people, as God's church? Is there no salvation for John the Baptist because he did not join the company of Jesus? Again, we wonder why he did not join. Dapat mga kapatid, isipin din natin yan. Huwag natin kalimutan yan. Hindi lang tayo nakafocus sa panahon ngayon. Hindi lang tayo nakafocus sa isang sitwasyon, isang pangyayari. May mga pangyayari na noon na nangyari, mga kapatid. At yan, huwag natin din kalimutan. The same arguments can be used by the Baptist. The Seventh-day Adventist Church began in 1844. And William Miller died in 1849. If the Adventists were right, then Miller would have joined them, but he did not. Kung tama man ang Seventh-day Adventist, eh bakit hindi sumama si William Miller? Bakit na natili at namatay si William Miller doon sa Baptist? No? Naumpisa ang Seventh-day Adventist noong 1844 at namatay si William Miller 1849 pa. Pero sabihin ba nating hindi na maligtas si William Miller? Dahil hindi siya nakapasok doon sa tunay na bayan ng Diyos na nag-umpisa noong 1844 at na-organize noong 1863. Another thing, you need to consider those things, my dear brothers and sisters, my dear friends. He died in the Baptist Church, not in the Seventh-day Adventist Church. Why did he not join? We wonder again. Dapat pag-isipan natin yung mabuti. Huwag lang si Sister White. Pag-isipan din natin yung ibang mga propeta, yung ibang mga tao ng Diyos, yung ibang mga alagad ng Diyos. Moses also was a prophet. He saw the land of Canaan, the land of promise, but God took him and he died. He only saw the land of Canaan, the land of promise, but was not able to enter there, for God took him. Nakita ba ni Moses yung land of Canaan, the land of promise? Yes, of course. Nakita ni Moses, pero hindi siya nakapasok doon. Nakita rin ba ni Sister White ang Great Reformatory Movement? Yes, of course. We can read that in many passages that Sister White, like Moses, she saw the Great Reformatory Movement but was not able to enter to their organized group. Sister White saw the Great Reformatory Movement but was not able to join and enter on their movement because God took her on July 16, 1915, Friday. But she saw this organization, this great reformatory movement. She saw, like Moses. The International Missionary Society Seventh-day Adventist Reform Movement was not organized in 1914. Remember and consider that date. It was not organized in 1914. At that time, there were many organized groups in different countries in Europe made up of those who were treated unjustly. That is, they were disfellowshipped from the Seventh-day Adventist Church. These various groups used different local names. Hindi pa sila na-organize noong 1914. Pero ang mga reformador, especially in Europe, doon nag-umpisa. Karamihan mga reformador doon nag-umpisa sa Europe. No? Eh, doon nag-umpisa. Dahan-dahan na nakita na itong mga reformador na ito ay tinatawag or tinawagan ng Panginoon. They had no thought of organizing themselves as a separate denomination. They were trying to be reconciled with the church, hoping her leaders would recognize the wrong done and correct it. But the leaders of the Seventh-day Adventist did not repent and correct the mistakes done even until today. Hanggang sa ngayon, mga kapatid, hindi nagbago, hindi na-correct yung mali kung hindi ipinagpatuloy. Kahit ngayon, at anong mga mali yon, isa-isahin natin yan sa sunod ng mga pag-aral. No? Isa-isahin natin yan. Hindi na sinunod yung mga original teaching, yung mga turo ng Seventh-day Adventist noon ay dahan-dahan ang pinalitan. No? Meron ngang aklat, meron akong nabasang aklat. Has the truth changed? Nang binuksan ko at binasa ko, naku, napakarami na pala, marami na pala na mga turo ng Seventh-day Adventist noon na pinalitan na at hindi na pinagpatuloy sa ngayon. No? Kaya, yung mga bagay na yun, mga kapatid, kailangan din nating bigyan ng pansin. Therefore, at the time of Sister White's death,
the Reform Movement as such did not exist yet. She could not have died in a church which did not exist. Paano siya mamatay sa isang iglesia na hindi pa nag-exist? Yes. Hindi pa nag-exist sa panahong yun. Bakit? Dahil tayo ay nagkakaisa pa sa isang grupo pa lang. Isa pa tayo, Seventh-day Adventist pa tayo nung namatay ang ating propetisa. Isa pa lang tayo doon sa Amerika. Besides all this, Ellen G. White made her last appeal for a revival and reformation in her last message to the church. And it is written in Testimonies to Ministers 514. And she saw that many were responding to God's call and that a great movement was taking place in 515 of the same book. Try to read those passages. We wonder what movements that could be. We fully believe that it was the International Missionary Society, Seventh-day Adventist Church Reform Movement responding to God's call. May panawagan po ang Panginoon sa 515 of Testimonies to Ministers. And tinatawag niya Great Reformatory Movement. At tinatawagan yung mga tao na handa na magpag-guide sa banal na espiritu to form into line or to come into line. At ang sumagot noon sa panawagan na yon, I fully believe that this is the International Missionary Society Seventh-day Adventist Church Reform Movement. Sister White was in America when war was going on in Europe. The believers who remained faithful to the love of God were shut out of the church there. If he had been or she had been there, what would be her attitude to the war question? Ano kaya ang ipakita na attitude ng ating propetisa? Ano kaya ang kailangan o dapat niyang gawin? We believe that she would uphold what she previously had written in Testimonies for the Church, Volume 1, page 361. Ano ang sinabi niya? Naintindihan po ba natin, mga kapatid? Now, gusto kong ipaliwanag sa Bisaya na giingon, nga matod pa din kung naapa Sister White atong panahon na sa gibuhat nila dito sa Europe, unsa man ka ang iyang pagabuhaton? Sa gibuhat nila dito sa mga reformador, ang majority or the large class of the Seventh-day Adventist, kung nakita pa sa manalagna, kung naapa siya, niyatong gayon na, sa ilang gibuhat, sa ilang mga desisyon dito sa Europe, nga mo join, willing silang mo appeal, pagdala og armas, og pag-appeal sa gira, bisan pa sa adlaw nga Sabado. Unsa man ka ang iya ang himuon, ako nagatuo, matod pa sa nakasulat. She would uphold what she previously had written in Testimonies for the Church, Volume 1, page 361. It is written here that it is written in this passage, Volume 1, page 361, that the Seventh-day Adventist, the people of God during that time, were not allowed to join in the war. So, I am sure that Sister White will tell them that it is not good, this is not good to do, and we need not to join, we need not to do this. Then, what the people will do to hear? You must think about that. Then, what would the possible reaction of the church? The majority, of course, I believe they will accept her instruction not to participate in any war services, or they will disfellowship her of revealing the truth not to participate in any war services. I believe dalawa lang, there will be two options, possible things that will happen, that they will listen to her or they will disfellowship her together with those minority that were disfellowship during that time because they stood firm on the principle that the Seventh-day Adventists uphold during those time. Then, she would be physically or personally with the nucleus who later became International Missionary Society Seventh-day Adventist Church Reform Movement. We wonder why did Sister White did not give any message of condemnation to those who stood in defense of the law of God. Sister White died on July 16, 1915 and the decision to grant liberty of conscience to transgress God's law a few months later in November 1915.
namatay Sister White July 16, 1915. At ang desisyon ng General Conference to grant liberty of conscience to transgress God's law was happened on November 1915. Now, a local apostasy could at first be checked, but when the General Conference took a wrong stand after the death of Ellen G. White, the apostasy became a denominational. Not only personal or individual, but become denominational. The betrayal to the kingdom of Christ, according to what is written in TM 17, occurred after the death of Ellen G. White. Not before, but after the death of Sister Ellen G. White. Within 2 years of the life of Sister White, before she died, she never wrote any letter for the church anymore. Her last letter for the church was sent to the General Conference was on 1913. All the important light that she received for the Church of God were already given. Naibigay na po lahat bago namatay ang ating propetisa. Ang importanteng liwanag ay naibigay na po niya sa iglesia. Now, in 1914 to 1918, the church was like in the time of Samuel and Moses, was most needing her counsel. And then, it was that God laid her down to rest. Katulad daw, ang nangyari noong 1914 to 1918 during the First World War ay katulad na nangyari kay Moses at kay Samuel. Na nangangailangan sa panahon nila, nangailangan ang mga tao dahil sa apostasya nangyari in time of Saul, ni Saul. At saka in the time of Samuel and Moses, ang mga tao ay nangailangan ng propeta. Ngunit, pinaintulutan ng Panginoon na sa kaguluhan na yon, pinaintulutan ng Panginoon na magpahinga ang propeta. Saul had already been rejected by God. David had already been anointed to be a king and was persecuted by Saul. In that time of greatest need, God called Samuel to rest. Now, tingnan natin mga kapatid, may pagkaparalel, pagkapariho, no? Hindi natin masabing sa Cebuanong sulagma lang, no? Ngunit tingnan natin mabuti, no? We need to consider these things. What is written in Patriarch and Prophets, page 664. It is also written here. It was when the nation was racked with eternal strife, when the calm, God-fearing counsel of Samuel seemed to be most needed, that God gave his aged servant rest. Yung matanda na niyang propeta na si Samuel ay pinahintulutan ng Panginoon na magpahinga, mamatay sa gitna ng kaguluhan na may mga problema, malaking problema na hinaharap ang ibayan ng Diyos. Why did God take Samuel away when he was most needed? Again, the question also, why was Ellen G. White taken away when the church was facing a great crisis? Bakit daw kinuha ng Panginoon si Samuel, pinahintulutan na mamatay, na may hinaharap silang malaking problema, may malaking krisis na hinaharap yung bayan ng Diyos? Bakit din pinahintulutan ng Panginoon Sister Ellen G. White na mamatay, na ang iglesia, ang Seventh-day Adventist ay may hinaharap na malaking problema? She had already completed her task, just as Samuel had. Yan ang nangyari mga kapatid. Pinahintulutan ng Panginoon dahil tapos na po ang task, tapos na po ang gawain na ibinigay ng Panginoon sa kanya. No? Katulad din ng nangyari kay Samuel, kay Moses. Tapos na ang inaasahan ng Panginoon para sa kanila. Ang gawain nila ay tapos na hanggang doon lang. At kumplito na ang liwanag na ibinigay doon sa ating propetisa, kaya pinaintulutan ng Panginoon na siya po ay magpahinga. I hope that even for short time only, I hope that I answered a little about those questions, about those things that confuse the mind of some believers, some Seventh-day Adventist friends, some of our people. I hope that we're able to clear those confusion, those doubts in the minds. Why Sister White died in that group? And where Sister White died? She died in the Seventh-day Adventist, not in the large class. We cannot say that she died in the large class. We cannot also say that he died in the few minority. No.
kung hindi siya po ay namatay. She died in the Seventh Adventist when we were yet united during that time. When we were united, when we were not yet divided during that time in America. I hope and pray that God will help us to understand more about this, and maybe we can still have a second part of this study. We will just wait the reaction of our people and our brothers and sisters, and if it is necessary, we will talk more, we will discuss more about this issue. But for this time, I would like to say that God will bless you, will bless all of us, and will help us to understand more if we will humble ourselves before Him. And that it is necessary to humble ourselves before the Lord in order that God can help us and manage and help us during this time of preparation, that we can prepare ourselves before it will be too late. Friends, brothers and sisters, mga kaigalaan, mga kaibigan, I hope that we'll humble ourselves before the Lord. This is my wish and prayer in Jesus' name. We will pray. Dalay gon silimbaho ra mo nga Dios, nikaw si kitasan sa mga langit. Nining atak na amahan ania kami nagasampit kanimo pag-usab. Nagahangyo nga unta ikaw maghatag ka namo kaalam, maghatag ka namo kadasig, tudluan mo kami sa pagpaubos sa mga kaugalingon nga unta makahimo kami sa pagsabot sa mga importanteng mga kamaturan nga gikinahanglan among masabtan sa dili pa ulahi ang tanan. Og tudluan mo sab kami sa pagsunod sa imong kabubuton og dili ang amo. Nagapanghinaot og nagampo kami o Dios nga ikaw unta magapanalangin sa mga tigpaminaw sa amo nga mga kaigalaan, mga kaigsunan. Ilabi na ni atong anaa pa sa mga kalibog nga unta hatagan mog igo nga pagsabot og ikaw magatawag ni atong matuod nga mga matinud-anon nga mga anak, matinud-anon nga mga katawan sa pagduol og pagdawat sa kamatuoran. Nagahangyo ako Dios nga unta ikaw magatigom sa mga katawan samtang dili pa ulahi ang tanan. Aron sa inyo na sa imunya pagpadayag, kami isip hiniusang mga katawan imong matuod nga iglesia, magasugat ka nimong malipayon o makapuyo niyo ang puloyanan na gitagana alang sa mga matarong. Salamat sa pagtubag sa mga pag-ampo. Amo kinigisalig, among lauman nga madawat, sa ngalan o gahom ni Ginesus nga among maluluwas. Amen. Again, friends, thank you very much for listening, and I hope that God will bless all of us. That is my wish and prayer in Jesus' name. Amen. Our dear friends, brothers and sisters, with the International Missionary Society, Seventh-day Adventist Church Reform Movement, would like to thank you for tuning in with us and listening our study today. Build better. We are hoping that all the words that we have studied will find entrance into the chamber of our hearts and mind, and will guide us into the sure way of eternal life. And we invite you once again, my friends, brothers and sisters, to give time for this program, The Voice of Reformation, so that we will be prepared for Christ's soon coming. And if you have some clarifications and questions, you may contact us with this number, 0938-552-0962, and also 0907-5204-815. God bless us all. Amen.